guys, welcome back to Design to Inspire. We design to inspire. To those who are new into our channel, Design to Inspire is all about architecture, construction, building materials, and lots of interior designs. So for today's episode, kung nakikita nyo naman, yan, tapos na namin itong aming park suit project dito yan sa BGC and fully furnished na siya. And for this project, kasama natin ang ating associate contractors. Please welcome Polymat Builder. So, say welcome to Miss Lala. Si Miss Lea. Yeah, si Miss Lea ang ating contractor for this project, associate contractor. So, papakita ko sa inyo yung quality of work nila for this project. So, ano ba gagawin natin for today? So, today, kaka-turnover lang natin yesterday. So, ituturo natin kung gaano yung kinalabasan, kung gaano maganda yung kinalabasan ng design and yung fit-out natin. Yeah, so yun yung gagawin natin bago man lang natin ma-fully turnover. Kasi kung maalala nyo, no, from scratch ito, major construction. Pakita ko lang sa inyo yung kinalabasan. Actually, lumuwang siya eh. So, paano? Simulan na natin yan. Alright guys, so sisimulan natin yan sa ating main entrance. So, hindi na natin bago yung pinaka-door natin kasi nasa guidelines ng property na hindi pwedeng galawin. So, from main entrance, papunta doon, yan ay ipapakita ko sa inyo. So, ito na yung main entrance natin. Remember, no, this is a plain wall lang. Tapos, may column tayo dyan. So, ginawa ko, since nandito yung panel board, I want this poste, no, na maging ano naman, meron siyang dating. So, I provided or ang finish natin dito is bronze mirror. Mapansin nyo, no, terno sila ng existing panel board. Tapos, on my right side, nandito yung ating mga accent lattice or yung design, tinatawag niyang fluted panels. So nga, by the way guys, soon I'll be planning to release some of the ano, unique design ng mga fluted panels. So, abangan nyo yan, no? So, yung mga nauuso abroad, balak natin dalhin yan dito sa Philippines kasi walang supply sa mga ganyan. Anyway, so atras tayo ng onte. Ang favorite part kong condominium na to is our kitchen. So, sa kitchen, guys, if kung makikita nyo, we want to create a parang kitchen na pambahay. So, view natin sila onte, cameraman, pasok ka doon, at side na yan, para ma-view nila yung kabuuan ng ating kitchen. So, kung maalala nyo, guys, no, yung design natin is, we want a bigger, tas maaliwalas na kitchen area. So, nagawa natin yan. Actually, pwede kang dito mag-vlog, oh, mag-cooking vlog. Maganda yung lighting, to sobrang luwag, compare sa dating kitchen nito na napakasikip, sikip and napakaliit. So, ano atake ba ginawa natin? So, first, we use a U-shape na kitchen area. Tapos, two-tone tayo. Yung ating lower kitchen cabinet, ang finish natin is a wood. Tapos, splashboard ko, gusto ko mirror, no? Just to make a visual or illusion talaga na maluwag. Kasi pag sinolid color ko to, medyo may hinder yung space. So, para medyo sisikip ng onti, saka magkakaroon ng mga clutter, makalat-kalat. So, ang finish natin is on an ivory, matte finish yung mga cabinets natin. Tapos, gold ang ating mga handle. And sa countertop natin, kung makikita nyo guys, this is Calcata ba? I don't know if yun yung tawag, pero may patchy-patchy siya ng mga gold finishes. And at the same time, yung ating favorite na, what do you call this? Faucet and sink na katerno rin, which is gold. Yan. So, nandito yung ating ref. Buti nga nakapaglagay tayo ng malaking ref around a meter ang size. Two doors yan. And meron pa tayong area dito na maliit. Kumbaga, minaximize natin yung space ng kitchen area natin and we want it to make maliwalas. At pag umatras ka guys, ang makikita mo dito, naglagay ako ng texture yan. Inulit ko yung ating fluted panels on a horizontal pattern. So, yan. So, pag ang view mo is from the balcony, so ito yung makikita mo as kabuuan ng kitchen. Right guys? Maganda, di ba? Sobrang linis. On my right side naman, this is the area kung saan papunta yung extra room. Actually, pwede itong, pwedeng gawin dito is maid's room, pwedeng pantry. Pero for the meantime, blanco yung space. Pero we want to convert it as ano, pantry area. Doon mapupunta yung ating mga extra mga storage kasi medyo kulang pa for the kitchen. Guys, ito yung pinaka-favorite kong space, no? Itong corner na to. Nung dinidesign ko siya, gusto ko, no, hindi siya mukhang heavy walls. Kasi pag nag-design ako, ayoko nang mabigat sa mata. Gusto ko medyo light pa rin siya and mukhang magaan. So, pansinin mo itong area na to, no?
very ano, define yung mga lines and textures combination. We have a bronze mirror here. Tapos andito naman yung ating gusto ko no, yung texture ng wood natin authentic pa rin. So nag-top coat lang ako diyan. Door jamb ko, gusto ko ang finish golden, and we have a door knob. Tapos yung ating metal strip na golden to put an accent, and plus our yung textured fluted panels, di ba guys? Sobrang ganda. So kung makikita nyo guys, no, halo-halo yung texture pero hindi siya heavy tingnan. So inulit lang natin yung ating texture sa ating bathroom door and bedroom door. Mamaya papasok tayo dyan. And ikot muna tayo for the living and dining area. Okay guys, so ito yung living area natin. No? Kung maalala nyo yung previous natin, actually, pag nakita mo yung construction natin, sobrang sikip ng itsura. Parang magpagkakasya ba natin yan. So right now, ito na yung ating living area at nandun yung ating dining area. So far, ang lamig sa mata ay ang luwag ng finish ng ating project. So right now, ang finishes ng ating ang tawag dito, walls are wooden. It's actually a light laminates, no? On a wood finish. Tapos, meron tayong mga accent trimmings dyan para consistent yung mga ating gold elements. Tapos, we have a three-seater sofa here. Tapos, we have an area rug. Tapos, a little bit of on a mocha beige. Actually, hindi siya mocha. More on a cream beige na curtains nandyan. Then, kaharap niya is yung ating media area. So, ikot ka doon for our media area. Alright guys, look our media area. I want our media area to be simple, yet malakas yung dating, no? We have a plain wall here dati. So, gusto ko lagyan siya ng texture. Pero hindi naman dapat taagawan yung TV natin. We have a 55 inches, actually 65 inches, Samsung the frame. Tapos, yun nga, kinumbay natin uli yung texture natin, yung fluted panels and our laminated wood. Tapos naglagay tayong metal strip para may connection yung ating mga elements dito sa condo. Diba, ang ganda tingnan niya. Simple lang, magaan sa mata, and yet may texture pa rin. Tapos ang ating cupboards, yan. Very simple lang. Hindi kasi ako mahilig gumamit ng mga symmetry, ng mga pantay-pantay. So look our cupboard here, isang diretso lang siya. Naghalo tayo ng onting rustic design for the laminate. And tapos yung ating mga handles are all the same finishes like yung mga gold natin na trimmings. Tapos, dun sa area na yon, tara, okay, guys, no? So for the dining area, ayaw naman natin ng maliit, buti nga nagkasya. We have a, ano mag size ng diameter nito? 1.15 meter diameter na dining table, which is pwede siya for 5. Tapos kung mapapansin nyo, napaka cute ng ating dining chairs. So para siyang parang feathery ang finish, tapos on a golden ang finish. Pero yung ating dining table, we want it sa glass yung pagka finish. Tapos this one, itong light na to, yung accent light natin to, this one is on a tricolor. So kung makikita nyo, para siyang mga crystal na nakabuhang ganun, parang prutas yan. Tapos, if you want or if you're looking for this kind of lamp, available po yan dito sa ating link. This is Condo Essentials for this kind of pendant lamp. So, actually yung chairs na ginamit natin, 5 pieces to, same chair yung ginamit natin sa ating vanity area. Kasi nga, good for 5, no? If you want to extend the number of person na gagamit sa table na to, pwede. Kukunin natin yung vanity chair. So, yan. So, overall, guys, pag nandun ka sa balcony area, ito yung view mo ng condominium project natin. Dito yan sa Uptown Park Suites BGC. Alright, so very malaki, very spacious, and na-achieve natin yung goal natin na from maliit, hindi naman natin napalaking square meter. We want spacious and ang tawag dito, well-ventilated project na hindi mukhang heavy tingnan. And we have pala a plant here. So palm, naglagay tayo ng palm para may onting green and may onting balance sa ating condominium project. And you want to see our bedroom? Naalala niyo yung bedroom natin from the beginning, parang too tight and masikip. So tara, silipin natin yan ngayon. Guys, pasok na tayo sa bedroom. Itong bedroom na to, nung sinisimulan natin to, pagkakasyo ba natin yung queen size bed?
So, planning wise, napagkasya natin. And yung mga elements na kailangan natin, nailagay naman natin. So, tara, pasok tayo. Yan. So, alright guys, no, pagpasok mo ng door, ito yung bubungan sa'yo. Actually, maluwag kang makakaikot ng ating what we call this bedroom area. So, syempre, gusto ko itago ang ating napakalaking column dito sa ating harapan. Ayan. So, may column tayo dito na bronze mirror ang finish. Tapos, may mga accent akong clear mirror doon. Tapos, andito ang ating cabinetry, lighted yan. Tapos, may mga drawers, may hanger rod. And, yung size niya is parang standard. So, saktong-sakto lang. Tapos, we have TV dito sa side na to. Inulit natin yung ating fluted panel doon na accent natin sa labas. And, meron pa tayong vanity area. Ito yung sinasabi ko, guys. Meron pa tayong chair dito na panglima, which is pwede natin gamitin sa dining if we need 5 persons. So, ikot tayo cameraman doon. Ayan. Pag ang view mo naman is nandun ka sa door, maganda yung view mo kasi meron tayong napakaraming windows. So, meron tayong corner windows dyan. Nilagyan natin ng curtains yan. Full-size curtain. And, napagkasya natin yung queen-size bed, meron pa tayong dining, side table and the lamp. Ito, yung client natin, naglagay na siya ng kanyang cover sa kanyang bed. So, this is a shade of pink. Yeah, favorite niya siguro ang kulay feng. So, ayan, nakalagay na. Anyway, so yun lang. I want to show you na dun sa space na yun, feasible pa na, no? Kahit nung makita mo siya, parang bare pa lang siya, masikip. Pero right now, napagkasya mo. And ang feeling mo is para ka pa rin nag-hotel. So, yun naman yung target natin. Is mapagkasya yung spaces and hindi dapat masikip. So, tara, labas tayo. Tapos, may isa pa tayong space, ang ating bathroom. So, sa bathroom natin, we have minimal adjustment. So, we want na maiterno pa rin kahit papano yung magandang finishes natin sa living and dining and the bedroom. So, tara, pasok tayo. For the bathroom, ang ginawa natin dito is ang ating shower enclosure, pinalitan natin siya in a golded finish kasi before, meron lang ditong fixed glass. So, ngayon, sliding glass na yan. And kung mapapansin nyo, pinalitan natin yung shower set ng gold finish pa rin para ternong-terno dun sa finish ng ating buong condominium unit. So far, very happy ako sa project na to. And ayun, tagumpay kasi nagawa natin yung finishes natin and yung design and yung execution together with our ang tawag dito, contractors na napaka-pulido gumawa, guys. So, yun, ang tawag dito, I hope happy kayo and we give you another ideas and inspiration for your next condominium project. We are Design2Inspire and I hope we inspire you, guys. Bye-bye!